bleeding and near death, it was because I was convinced these dissidents were freedom fighters first, in their own light. And if they were communists at all, they were communists last. So if Ninoy spoke these words today, no doubt, unang-una siyang kakasuhan na ide-designate as a terrorist at kakasuhan ng under the Anti-Terror Act. No? And that's not a joke. Talagang yun ang gagawin sa kanya. Okay? And in what would prove to be his final message to the Filipino people, he once again offered his vision of national unity predicated on social justice for the exploited and oppressed majority. So, these are excerpts from his arrival statement, which he never got to read, no, but was eventually published. No, and now you can see it even in the official gazette. So, what did he say? National reconciliation and unity can be achieved, but only with justice, including justice for our Muslim and Ifugao brothers. There can be no deal with a dictator, no compromise with dictatorship. Subversion stems from economic, social, and political causes, and it will not be solved by purely military solutions. It can be curbed not with ever-increasing repression, but with a more equitable distribution of wealth, more democracy, and more freedom. For the economy to get going once again, the working man must be given his just and rightful share of his labor, and to the owners and managers must be restored the hope where there is so much uncertainty, if not despair. So bilang pangwakas, no? Sa kasalukuyang panahon, ito po ang mahalagang legacy or pamana ni Ninoy Aquino, no? Una, ang hindi matatawarang naging commitment niya sa demokrasya, no? Sa paglaban sa authoritarianismo, sa diktadurya, hanggang sa ialay niya ang kanyang sariling buhay. No, at pangalawa, ang paghawak niya sa katotohanan na hindi makakamit ng ating bansa ang tunay na pag-unlad at pagkakaisa nang hindi tinutugunan ang mga pangangailangan ng panlipun ng katarungan. No? So yan po ang legacy ni Ninoy na dapat nating pahalagahan at panghawakan sa kasalukuyang panahon. Maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you so much, Kong Tonchi. Dadako na po tayo sa ating second part, ng ating program ngayon, ng ating open forum. I will now turn you over to your host, your moderator for the second part. Our moderator recently graduated with a master's degree in civil and environmental engineering from UC Berkeley. He was his batch commencement speaker where he spoke against the spread of misinformation about the Marcos dictatorship. He analyzed Philippine election data to extract voter trends, work that he continues after moving back to the Philippines. He was an oblation scholar from the University of the Philippines, where he graduated computer engineering cum laude. He was also granted the special Diwan ng Diliman Award for his contributions to the university. Ladies and gentlemen, our moderator for this morning, Mr. Kobe Lim. Hello. And okay. Nahulog lang. Thank you, everyone. Thank you for joining us. So we're now in our open forum portion. I think for this, I'd like to call back the speakers. We'll have Mr. Kiko D here. Then we'll have Kong Tonchi, and then Attorney Luke. So we'll be fielding some questions. We'll have live questions here. And as Attorney JP was saying, this is our first hybrid session. So we'll have some questions coming in live, and we'll have some questions coming in from our online. But I think before that, while everyone's warm up muna, diba? I'll ask a question first. Easy lang. What's your favorite color? Joke lang. So my question is this. So
I was born a decade after the revolution, and like many people my age, I never felt the big change in the country before and after people power. But for me, Ninoy was still a big impact. So recently I spoke at my graduation denouncing the spread of misinformation in the country. And Ninoy was a big inspiration, I think, very much like Attorney Luke when I was speaking, to accept and face the fear and anxiety of the backlash that would happen for speaking what I believe in. And so my question is, so for people like me who aren't able to connect to Ninoy's impact to the country on a high level, on a societal level, what personal struggle have you encountered where Ninoy inspired you to make the right decision, even in the face of struggle and adversity? And what advice would you give for people of my generation who have that situation? This is open to anyone of the speakers. Siguro yung climate of fear na pervades during his time. And he showed na how to face that. Ay dapat wag kang padala sa takot. And everywhere, kung saan ako naimbitahan ng mga kabataan, parati nilang tinatanong sa akin, paano kami titindig sa panahon ng red tagging? Na ikaw ngayon ay tatargetin ng Estado, lalagyan ka ng tatak, na ikaw ay miyembro ng CPP, NPA, NDF, at tatawagin kang terorista. In fact, kapag titingnan mo ngayon ang social media, when I read the comments in social media about me, I discovered things about myself that I did not know before. Sa social media ko lang nalaman na CPP, NPA, NDF pala ako. Hindi ko alam yon. At marami pala tayo. Lahat pala tayo ay ganun. E di dapat nanalo na tayo. Now, the same during his time. And the way to face that ay dapat tindigan mo ang iyong prinsipyo. And that's why when I was asked in my last talk sa isang seminaryo, ganun din ang tanong sa akin, pati madre. And I told yung madre na nagtanong sa akin, the way to fight against red tagging is to be red tagged yourself. Huwag mong bigyan ng credence yung ganyan. That's why isa sa mga nakita ko kay Ninoy, kapag tinanong siya, sinasagot niya ng in an honest way, na walang pag-atubili kahit na ano ang consequence. Tinatanong siya. Doon ko nakita sa kanya na dapat sagutin mo ng tama. And when I ran for the elections, at alam ng mga kasama ko to, I always told them, hindi ako magsisinungaling sa lahat ng tanong sa akin. Kahit na atakihin ako, i-condemn ako, sasagutin ko ng kung ano aking tindig. In fact, the very fact, na nung nag-file ako ng Certificate of Candidacy, sinabi ko na kagad na idol ko si Ninoy, hindi ba parang, kuan yon, invitation sa mga anti-dilaw, anti-pink, anti-Ninoy, na talagang hindi nila ako bobotohin? But I will risk losing votes. And that's the same thing. We should risk yung ma-red tag, whatever, at tindigan natin ang ating prinsipyo. And that's the thing na dapat matutunan natin kay Ninoy. And yung fear na yan, na namamayani ngayon, na ma-red tag, na matawag na CPP, PNDF, kung ganun tayo kasing tapang tayo ni Ninoy, mawawala ng value yan. Mawawala ng strength. Mawawala ng control sa ating lahat. Yan ang mensahe natin sa mga kabataan niya. Thank you. So I think super related sa sinabi ni Senator Bam din, na Ninoy was very uncompromising and he did never compromise his values even in the face of struggle, even in the face of persecution. Kong Tonchi and Kiko, do you have anything you want to add to that? Sige, siguro yung sa akin naman po yung tapang, no? Kasi parang, like, iniisip ko lang, kinuwento yung 1978 election na parang, ayun, smack in the middle of the dictatorship.
kung walang laban yung opposition ngayon, ganun din to, ganun din dati, and the rules were harsher to them even before, no? Pero parang lumaban pa rin eh, di ba? And like, mainit na usapin dati yung boycott or participate, and I think, ano, parang, yung, for whatever reason, yung guiding principle pa rin ni Lolo Ninoy was always, hindi, participate pag may election. Kung may opportunity, take the opportunity. Kahit na tall, like, even if the odds are tall and against you, mahalaga pa rin na, ano, sumabak pa rin, di ba? And like, just, kasi, ayun nga eh, parang I didn't have the benefit na nakilala ko siya personally, pero parang kita rin yung impact nun eh, like from 78, nung 1984 elections, parehong debate na naman. Participate, boycott. My lola chose to participate. 86 elections, parehong debate na naman. My lola chose to run. And eventually, nagkabunga after 3 tries electorally and so many tries ano, during the Marcos administration. And then, parang last year, ganun din. Parang we had very tall odds against us. We tried, we worked hard. Hindi nagkabunga ngayon. Pero parang, andun pa rin kay Lolo, nakikita natin yung pag-asa na keep hacking at it. Keep working on it. At magkakabunga eventually yung hard work natin. So I think it's that courage, that hope that I think rings true to this day. Yeah, funny. I think we were talking about it while the event was happening or before the event. Na you were worried, oh, how would this event go? And I was saying that, oh, we could do well, we could do poorly, but what's important is that we did. Yeah. Do you have anything to add, Kong Tonchi? Well, I think yung importanteng mensahe sa mga kabataan, nabanggit nila yung halimbawa ni Ninoy ng paglaban, ano? And I think that's an important message, especially now, no? So, nitong mga nakaraang taon, no, kapag lumalaban ka, yun nga sinasabi, nire-red tag, tinatakot, at pinapatay, no, umaabot sa ganun, nagpapatuloy yan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon sa ilalim ni Marcos Jr. Hindi lang ang isang bagong laban ngayon, no, kailangang labanan nating lahat ay yung ginagamit na yung Anti-Terror Act. Kung nung nakaraan, kinwestiyon, no, pero hindi pa talaga nagamit. Ngayon, ginagamit na. No, kapag ka aktivista ka, sumama ka sa fact-finding mission para imbestigahan ng mga human rights violations, kakasuhan ka, sabihin, supporter ka ng mga terrorist. No, so, yan ang hamon. Meron tayong mga kailangang labanan ngayon, no, kahit walang deklarasyon ng martial law, na hindi katulad ng panahon ni Ninoy, pero immediate at kagyat, no, na kailangang lumaban tayo. So yan ang siguro mahalagang mensahe sa ating kabataan. Actually, sakto, kasi we have a question from Facebook for Kong Tonchi. Ang tanong ay, sa mga kabataan ngayon, paano maalala ang mga prinsipyo ni Ninoy, lalong-lalo sa panahon ng fake news sa social media? A lot of education work has to be done, no? Sinabi kanina ni Senator Bam, tanging sinabi niya, no? I mean, hindi lang tungkol kay Ninoy, kundi sa maraming aspeto ng ating kasaysayan. Totoo yun, no? Pero if we're talking about Ninoy, anong pagkakilala ng maraming Pilipino sa kanya? Sabi nga, yung nasa 500 peso bill, yung nasa mga ribulto, and so on. Pangalan ng airport. Pero yung mga aktual na, halimbawa, yung mga sinight ni Attorney Luke, yung mga binasa ko kanina na mga sinulat ni Ninoy Aquino, palagay ko maraming mga Pilipino, lalo na yung mga kabataan, ni hindi na alam yan. Diba? Yung pinapaliwanag kanina kung paano niya yung appreciation niya sa lugar o papel ng kung bakit may armadong labanan, may armadong paglaban ng mamamayan sa ating lipunan at kung paanong nagtutulak ito ng pagbabago sa ating lipunan. No?
yung mga bagay na yan kailangang maparating no na natin na nandito sa mas malawak na hanay ng ating mamayan, di lang sa kabataan. No? So siguro yun ang hamon talaga is paano natin magagamit ang iba't ibang pamamaraan para mapalaganap ito. No? Lalo pa at ang mga paaralan natin hindi ginagawa yan. Thank you po, Kong Tonchi. We have a question po for Attorney Luke. So, ang question ay, bilang abogado, paano nyo i-hold ang justice ngayon na si Marcos ang nasa Malacanang? Actually, that question is not answerable only by lawyers. Because the problem with justice that we really need, ang malaking bagay dyan ay i-resolve politically. What am I saying? The reason why we are in this place is because we haven't held the Marcos family accountable. Iba sana kapag nababasa natin sa kasaysayan na ang Marcos family nung sila'y pinatalsik noong 1986 ay they were held before a people's court. Yung kanilang mga crimes ay inilahad. Mga human rights violations ay itong naging biktima, itong mga perpetrator. At sila ay pinarusahan. Well, what kind of penalty? Well, at least being held accountable is a penalty itself. Penalty sa kasaysayan. And they were punished. Now, that I'm not advocating per se any violence or what, but it is a historical truth na kapag hindi natin nababasa sa kasaysayan natin, na pinarusahan natin ang mga diktador, ang mga magnanakaw, mga killer, eh talagang manunumbalik yan. Tingnan mo ang Nazi Germany. Kahit may mga neo-Nazi pa ngayon, pero ang lipunan ngayon, hindi talaga papayagan. Pumunta ka sa Germany ngayon, kausapin mo ang mga ordinaryong German, kung sila ay makikipag-engage sa'yo, kung erase mo ang topic ng Hitler, they are ashamed. The new generation of Germans will be ashamed na pag-usapan mo si Hitler. Why? Because we had the Nuremberg trial. In contrast, you talk about Marcos right now. Aba, golden age, hero. Talagang we are going crazy, this country. Because politically, hindi natin na hold accountable ang mga magnanakaw, diktador, at saka yung mga genocidal na mga leaders. And that's what we must remind ourselves of right now. Hindi na lang si Marcos yan. Marami na sila. Andyan si Duterte, a genocidal president. Andyan yung mga kasapakat nila. Andyan yung mga pumapatay. Yung mga nagtutokhang. Andyan yung NTFLK. Andyan yung mga institutions kung saan nagsisinungaling. At pinapalaganap ang impunity. At ginoglorify ang genocide. We must remind ourselves when we fight against them, we must hold them politically accountable. Accountable. And we must make sure that that will be written in our history books so that the new generation of Filipinos will read that history at hindi mapabaliktad ang values sa ating lipunan. Yeah. Thank you, Attorney Luke. I think change gears naman. I have a question po for Kiko from Facebook. So bilang apo ni Ninoy at Cory, ano ang impression ng inyong pamilya sa mga nangyayari ngayon? Siguro po ano, parang mahirap rin pong ipaliwanag masyado. Kasi parang siguro kalituhan, syempre, para paano itong nangyari. Lungkot, galit, di ba? Pero parang ngayon, siguro nandun na ako sa for more than a year, medyo yun yung umiikot sa amin na parang paano itong nangyari. And then, parang sobrang galit kami. Pero parang siguro after last year, yun, medyo nag-usap, at least kaming magpinsan, medyo nag-usap na rin kami na yung tanong na namin ay, okay, what can we do? No? Ano pa ba yung pwede namin gawin? Right? And at least sa amin, parang, again, parang sa generation ko, at least sa aming mga magpinsan, wala na kaming masyadong, wala na kaming intensyon na sumabak sa politika. Pero yung hawak namin, yung mismong legacy ni Lolo Ninoy, yung mga kagaya nga ng sinabi ni Attorney Luke, ni Kong Tonchi, yung mga speeches niya, yung mga sinulat niya, parang hawak namin yun eh. Parang we might have posted it, we might have published it at some point, pero kailangan ulit ma-translate sa
in a modern language yung mga sinasabi niya. Not changing the words, pero parang how do we present this video-wise? How do we present this on Twitter or kung ano man yung tawag ng Twitter ngayon or Facebook or Instagram? Parang how do we how do we do that? Medyo learning process ito kasi yung Aquino Foundation, yung medyo parang yung roots niya, yung original projects niya helping farmers cooperatives, parang helping microfinance institutions, eventually parang doing workshops for young leaders, pero yung mismong parang deliberate na pagkwento ng story ni Lolo Ninoy especially, but also of Lola Cory and more recently yung Tito Noy ko, parang hindi kami sanay sa ganun na yung pagkukwento. So parang it's a learning process. We hope people can be patient with us, pero ayun, parang ilalabas din namin po yung we're bringing that all of that out, no? Kasi parang ayun, bagamat hindi nawawala yung confusion na yun, yung galit na yun, yung lungkot na yun, yung medyo parang guiding light namin ngayon is, okay, parang despite feeling all of these things, ano pa ba yung pwede natin gawin? No? And at least ito yung tingin namin parang may alay namin as a family, as a foundation. Thank you. I'd also like to point out we have mics on either aisle if you would like to ask a question for anyone in the audience. I'd like to ask. Yes, go ahead. Please, you can go ahead. Yes, please go ahead. Hello, ayan. Magandang umaga po. Danilo Lumabas po from Felipe Calderon High School from Sarasabad. Okay po. Actually, hindi po ito tanong. But a commentary na din po sa mga nangyayari. Kasi nababanggit po kasi, katulad po na nabanggit ni Attorney Luke, isa po kami, personally ako, sa mga nalulungkot na parang na-water down po ang naging role ni na Senator Ninoy tsaka ni Pangulong Cory Aquino. At sa tingin ko po, papasok ngayon dito yung role ng dalawang mahalagang social institutions natin, ang eskwelahan at saka ang social media. At me, as a araling palipunan teacher, nakita ko po kasi kung paano sa loob ng nagdaang dalawang taon, kung paano, hindi ko alam kung ano nangyari during the pandemic, nagbago ang bata. I don't know. Hindi ko alam kung may napupulot pa silang values sa social media for two more than 2 years ng pamamayagpag ng pandemya. Dahil sa kakapanood nila sa mga bagay na nakikita nila sa social media, may acquire silang values, may mga nababasa silang mga distorted informations or disinformations na hindi nila nasasala ito ng maayos. Kaya subconsciously, tumatatak ito sa isip natin. Tumatatak ito sa isip ng mga bata. Kaya dito papasok ngayon yung role ng mga eskwelahan, ng mga guro, especially ng mga guro ng araling panlipunan, para i-guide yung mga bata na tama ba itong nababasa ko? Tama ba ito napapanood ko? Lalo na sa panahon na nabaluktot, na distort ang malaking bahagi ng ating kasaysayan in favor of some people, of some groups, of I don't know what intentions or motives they have. Papasok dito yung role ng mga guro, kaya maganda po, magandang mag-invest tayo sa edukasyon, mag-invest tayo sa training ng mga teachers para kung ano man yung mga nakikita at natutuhan ng mga guro, maidadala nila yun sa mga bata para sa isang parang, ano ba to? Trickle-down effect. Kakalat ito sa bata. May kukwento ito sa kanilang mga magulang na somehow itong mga magulang na ito misinformed din because of what they have seen, kung ano yung nakita nila sa social media, which deals with us now sa social media din. I think maganda na mayroong social media or internet education talaga sa lahat para mabago natin itong klase ng sistema, itong schema na ito na nangyayari sa atin ngayon. Yun po. Salamat. So about Senator Ninoy and today's
post-truth social media and internet age. If you think he'd be out of politics because of the political persecution, as media savvy as the senator was, do you think he would be a very active political vlogger? And I'd like to add, like, how would he engage people politically in today's yeah. Sige. So siguro kasi also coming from yung discussion po ni Sir Danilo, parang naisip ko rin po, parang tama eh, parang kakaiba na yung arena natin ngayong may social media. Pero parang, if you'll indulge me lang po, may napanood lang kasi akong video recently na kung kilala niyo po si Ian McKellen, yung gumanapang Gandalf Magneto sa X-Men. Parang Shakespearean actor kasi siya. Tapos kinukwento niya na parang very interesting pag-aralan kasi pare-pareho naman yung teksto ng Shakespeare. Pero parating nire-reinterpret, di ba? Bakit ibang-iba yung interpretation na kung dati yung parang pag the sort of elocution of Shakespearean actors nung early 90s or late 1800s ay napaka the bells, ganun. Whereas parang nung si Ian McKellen naman, parang naging mas subtle yung pagsasalita, pero yung pagtingin niya sa audience, pagtingin niya sa camera, yun yung dumala. And then, all the way to, I forget his name, pero yung gumanap ng Moriarty sa Sherlock, yung gumanap ng Moriarty, Shakespearean actor din siya. Pag nag monologue siya, parang ang likot-likot niyang gumalaw, parang showing yung uncertainty. Na parang yung pinupunta ni Ian McKellen doon is, nagbabago yung, hindi yung katotohanan, pare-pareho pa rin yun yung teksto. Pero nagbabago yung basehan natin ng pag-intindi sa katotohanan. Kasi dati, parang entablado lang yung meron, tapos audience yung nakikita. So kailangan buong katawan parang acting, di ba? Buong katawan. Whereas, nung may camera na, yung naging focus, hindi na masyado yung mga kamay, mga paa, pero yung focus yung facial expression, yung pagtingin ng tao sa'yo. And then, I'm not sure kung paano yun nagbago nung may social media na lahat tayo may camera, lahat nakakapag-publish ng TikTok. Pero malamang sa malamang, nagbago rin yung, hindi yung katotohanan, pero yung standard natin para masabi, totoo ito o hindi. Nagbabago yun. No? So parang, I think tayong mga educators, we need to learn kung ano na nga yung standard ng mga tao ngayon, what is true and what is not. Kasi bagamat hindi lahat sa social media ay totoo, karamihan dyan hindi. Pero alam nila, ito yung ginagamit na basehan ng mga tao to sort the wheat from the chaff. No? So tayong nakakaalam na kung ano yung totoo, ano yung totoong history. Parang, and it's difficult for me kasi talagang hindi ako masyadong babad sa social media. Pero parang, it's our job to learn. Okay, ano ba yung ibig sabihin ng katotohanan? And I think that's how Lolo Ninoy would have approached it then. No? Na parang, as a journalist, parang he, and as a politician, several decades yung na-cover niya, di ba? Parang journalist nung 50s, politiko siya nung 60s, 70s. Nung tumakbo siyang senador, he was the first one who appreciated na, okay, hindi na sapat yung brilliant oratory, pero hindi mo nakakamayan, hindi nakikita ng madla yung imahe mo. So he really made an effort to go around the country and campaign, no? So feeling ko parang he would have figured it out at medyo, again, nakakapanghinayang na wala siya ngayon. Pero the fact na wala siya ngayon, trabaho na natin to figure that out also. Na parang whether sa politika man yung larangan or in at least for me, sa foundation work, parang we need to figure out ano nga ba yung standards ng mga tao ngayon. What do they think is real and how do we present ourselves to that standard? No? Parang mahirap, it's hard if you just look down on people na iba na talaga eh. Parang it's important to understand, di ba? So siguro yun yung gagawin ni Tito Lolo Ninoy din. Yeah. So go ahead, Attorney Luke. Gusto ko lang kasi nakiliti ako sa tanong eh. Kung buhay si Ninoy ngayon, one thing I'm sure of, kung buhay si Ninoy ngayon, lahat ng mga yan, pagsama-sama mo ang vloggers, sama mo si Duterte, sama mo lahat ng articulator nila, lahat yan bagsak kay Ninoy. Because Ninoy was the premier articulator. Talo yan lahat. Tandaan mo ang kalaban ni Ninoy at that time, ha? Si Marcos. Magaling magsalita, matalino, tapuan sa bar, although pinipeke niya pa rin ang grado niya kahit tapuan siya sa bar. No, imagine mo, 92 siya, tapuan ka naman, ginawa niya pang 96, hindi niya naman kailangan pekeen. Diba? Pero pinipeke niya pa rin. Pero lahat yan ipagsama mo, Marcos, lahat ng mga magagaling magsalita.
Ikumpara mo kay Ninoy, talagang bagsak yan. Like right now, sino ang pinaka sinasabi nilang magaling magsalita ngayon? Duterte! Na walang ibang sinabi, kundi mag-PI na mag-PI, maging bastos, itapat mo yan kay Ninoy, wala, no contest. If Ninoy was alive today, he would have used all platforms, internet man yan, traditional media, lahat yan, gagamitin yan, tanda mo, journalist siya, meron din yung program, before may TV program siya, when he was alive. Yeah. Now, all of those things, gagamitin niya yan, at gagamitin niya yung lahat ng potential na magagawa in order to convince and persuade the Filipino people. Kasi alam niya that he could persuade. And he has all the powers of persuasion para mag-persuade ang lahat sa atin dito. Now, lahat ng mga yan, wala yan. Talo yan kay Ninoy. So, I think the message is we need to adapt to these new platforms but still stay uncompromising to the values and to the message and most importantly to the truth. Thank you. We have a question from the audience. Ako medyo mataas pala ito. Pwede pong pababa. Hindi po tayo ganun katangkad. Talon-talon, joke. Sorry po. Thank you. Hello. Ayan. Isang mapagpalayang umaga po sa ating lahat. I would like to introduce myself first. I am Carl Suyat. I am one of the three co-founders of Project Unita, an archiving collective and ACAD research organization focusing on martial law. And I am also one of the newest and the youngest new member of the August 21 movement. Alam naman natin, ang papel sa kasaysayan ay lumaban talaga sa diktaduryang Marcos. Actually, nagpaalam din ako kay Sir JP kanina, sabi ko, Sir, baka pwede mag-share ng konti. Because I feel like there is an angle, a very important angle about Ninoy Aquino na medyo hindi pa natin natatouch upon ngayon. Ninoy, when he was alive, is very relevant to our age. Paano siya lumaban, paano siya naging matatas sa pagpapaliwanag nung dapat tahakin na landas ng mamamayan. But Ninoy, as a victim of political violence, is very much relevant today. As relevant as Ninoy na buhay or Ninoy in the flesh. This is the September 2, 1983 issue of Asia Week. Original copy po ito. The original picture, I believe, Kiko, is in the Aquino Center and Museum in Tarlac. This is one of the last photos of Ninoy when he was in China Airlines Flight 811. And ito po yung naging basehan ng 500, yung mukha niya sa 500 piso. Ito po ang August 21, 1983. Alam naman natin ito, when we search about Ninoy, ito ang isa sa mga unang lalabas na picture. The photo of his body, blood-dyed corpse, fallen down on the tarmac, at pinapaligiran ng mga sundalo. Alam niyo po, sa usapin ng Ninoy, lalo na sa usapin ng disinformation, as Kobe's speech in Berkeley discussed, hindi pa po yung Ninoy na komunista raw, yung Ninoy na Malaysian, yung Ninoy na ganit, hindi pa po yun ang unang-una. Do you know the first thing that the other side had done to discredit Ninoy? They muddled the truth about his assassination. Eh, hindi naman yan martir eh. Pinapatay yan ng kamag-anak niya, pinapatay yan ng asawa niya eh. Pinapatay ni Danding yan eh. Diba? And I'm really shaking. Kung nakikita, medyo nagsishake ako because that is the most outrageous lie about Ninoy. He was not killed by his family, lalo na ng asawa niya. That would be very ridiculous and foolish. He was killed by the forces of the Marcos dictatorship. And that's one historical truth that since last year we have already been pounding on endlessly online and offline. And as we mark the 40th anniversary of his assassination, we have to revisit the historical truth about his assassination. Sino ang convicted na pumatay sa kanya? It was not even a military soldier. It was not even a military officer. It was a member, or he was a member of the Philippine Constabulary. Ano ang PC sa panahon ngayon? PNP. Yun ang trigger man niya. He was convicted by the Sandigan Bayan in 1990. As early as 1984,
The Agrava Fact-Finding Board already confirmed what a lot of people thought about his assassination. He was killed by the military. He was killed in a military conspiracy. Ito po ay October 1984, issue ng Mr. and Ms. Ayan. At I would like to take this opportunity at least to share what Project Gunita, what the official stand of the project of Project Gunita is in the question of who is the mastermind. Sino ang nagpapatay kay Ninoy? Yan ang laging tanong. Sino ba pumatay kay Ninoy? Sino ba nagpapatay sa kanya? Sagutin na ho natin ang diretso ngayon bago pa mag-August 21. Sino ang pumatay sa kanya? Sino ho ang may pinakamalaking picture dito? It's General Fabian Ver. Meron na po tayong sapat na historical evidence para sabihin sa publiko, it was really General Ver who commanded the operation that murdered Senator Aquino. And that's what we have been pounding on since last year. Hindi kamag-anak, hindi, lalong hindi mga komunista, at hindi mga kalaban sa politika. It was our own military chief of staff at that time who orchestrated his murder. At ano po ang isa pang patunay niya? Ito po ay November 4, 1998 issue ng Inquirer. Ayan, bago na yan. Panahon na po ito ni ERAP bilang presidente. Hindi, ang headline po ay tungkol sa isang kidnapping sa Cebu. Pero, pag binaliktad natin siya, meron hong news item na nakalagay sa baba. Babasahin ko po yung title kasi medyo maliit siya. Fabian Ver faces arrest for Ninoy Slay. Yun yung balita. Fabian Ver, the military chief of staff of the late dictator Ferdinand Marcos, faces arrest as accessory to the Aquino-Galman double murder case once he sets foot in the country and could be named a principal to the murder depending on new evidence to be presented by the prosecution. Yan po ay nanggaling sa Department of Justice under the Estrada administration. Ninoy as alive, as a prisoner, as an advocate, he was very, very relevant. But more than that, yung nangyaring karahasan sa kanya, that makes him more relevant because that is our story now. A people being murdered by our own government. And we have to defend. Thank you. We'll have, in the interest of time, we'll have one last question and then we'll start to wrap up. Thank you. Okay. Yung, okay, Ninoy being persuasive, being strategic, and mahal niya yung bayan, hindi ba? Would really, I think, push for yung voidance ng candidacy ng Presidente Marcos Jr. ngayon. Dahil yan naman yung hinain rin ni Attorney Duterte, which was concurred and also supported by former associate Justice ng Supreme Court, Antonio Carpio. Void talaga yan dahil sa COC ni Marcos Jr. or Certificate of Candidacy niya, ay sinulat niya na he was never convicted of any crime. But we know that he was convicted by the BIR or of tax evasion. He should have been in prison. So void ang kanyang COC. So sa tingin ko, by strategy, ipupush yan ni Ninoy na illegitimate ang president ngayon. At meron namang president yan na may voidance of mga candidacy like yung kay Halusos versus na void siya at saka yung susunod na pinakamataas na boto ay yun ang mananalo. Eh, susunod na pinakamataas ay si Lenny. So, why don't we think about this strategy of pushing for the void? We should hold COMELEC accountable na dapat by motu proprio ay binoid nila yan if they want to do yung, if they don't, this is betrayal of public trust, yung COMELEC, hindi niya pinavoid na duty niya yan. Itinaas yan sa Supreme Court ni Chudorote rin and yung ibang civil society. And yet we should hold Supreme Court accountable also by betraying the public trust of not voiding it. So by motu proprio, dahil kung talagang para sila sa Pilipino at katotohanan,
dapat voice, so very illegitimate ngayon ng ating, ano, Ninoy, I think, no, would push for that voidance at hindi siya titigil and would call for people power to put down an illegitimate president and then, ano, this kalokohan COMELEC, no, na kumukolek, no, so... Yun po, ano po ang mga reaction nyo? Thank you. I think, Kong Tonchi, you can have some. You have a reaction po or commentary? Well, merong naka... merong gusto maghain ng impeachment complaint, di ba, sa Kongreso. No? Pero... Kaya ko ang, you know, kung gusto nating hamunin ang nakaupong presidente, hindi necessarily yung COMELEC ang target natin, di ba? Okay. Di, pero, okay, para mahamon ang pagkakaupo ni Marcos Jr., eh, ang susi naman talaga dyan, yung lakas ng mamamayan. Okay? So, yun ang kailangang trabahuhin natin. No? So, sa iba't ibang pamamaraan, no, kailangang magpalakas tayo ng ating mga organization, umabot tayo sa mas maraming bilang ng mga kababayan natin. Susi dito ang pagsulong natin sa mga actual na issue nila, no, na hindi natutugunan ng gobyerno ni Marcos, no. So nandiyan tayo sa yugtong yan, yugto ng pagpapalakas, no, and eventually hopefully makaabot tayo sa kumbaga kung you know, yung diktadurya ni Marcos na pabagsak yon. No, so kailangan ang susi doon ay lakas ng mamamayan, no, so yun, nandiyan tayo ngayon. Okay, thank you, Kong Tonchi. We have one last pahabol na question for Kiko. So now that another Marcos is in power, wala bang balak any of the Aquino siblings or apo may plan to run in government positions just to fight against the Marcoses? Ito po yung parang estudyante na nabanggit na sa lecture yung sagot pero hindi pa ano tinatanong pa rin sa Q&A. Pero ayun po, I think at least kaming magpinsan and syempre yung mga tita ko, parang sa huling pag-uusap, at least sa case ng tita Chris ko, kalusugan niya yung pinapahalagahan niya. Kaming mga magpinsan naman, parang I think bagamat ano, parang si Lolo Ninoy yung reason ng pagtitipo natin ngayon, parang hindi rin maiwasan na, ayun, yung talagang nagpalaki sa amin ay si Lola Cory. No? And parang ang pinaka-lesson na natutuhan namin sa kanya ay kung paano maging mamamayan. Hindi kung paano maging presidente, pero kung paano maging mamamayan. No? Siya, pagkatapos ng kanyang panunungkulan, tapos na yan, after 92, di na siya bumalik sa electoral office, pero andun pa rin siya parate. No? 97 against charter change, EDSA 2, Hello Garci, all of these instances, andyan pa rin siya sa opposition. She would make her stance heard kung sino man yung katabi niya. Parang as alluded to earlier, parang hindi parating sumasang-ayon sa lahat ng mga kasama niya, pero kung pwede tayong magsang-ayon na hindi tama yung nangyayari ngayon, yun, lalabas siya, she will make her stance heard. And I think yun yung kailangan na, yun yung lesson na natutuhan namin. It's not kung paano pumasok sa politika, kung paano manalo ng eleksyon, kundi how do we live our own lives, no? Parang live our own lives in whatever fields we want to pursue, but live it in a way na tapat pa rin tayo doon sa pinakamahalagang tungkulin natin, na tungkulin natin bilang mamamayan, no? Parang, that's where we are right now. So parang not to enter politics, but how do we be good citizens? Na minsan, yun pa nga ang mas mahirap na tanong. Thank you. So let's wrap up. Let's get some closing remarks from the speakers.
on as we ponder on Ninoy's legacy. Attorney Luke, and then again to Kong Tonchi and Kiko. Last na lang siguro. Oh, sige. Kasi i-play ko yung video. Okay. Kong Tonchi, go ahead. I think sinasabi naman ng lahat dito no na patuloy ang pagiging makabuluhan ng legacy ni Ninoy no at sa totoo lang siguro ang hamon pa sa atin ngayon ay mapalaganap no ang kahalagahan ng no pagtindig para sa mga democratic values no pagpapahalaga sa karapatan ng mga Pilipino at yung kahandaang lumaban para dito. No? So, yan ang hamon sa ating lahat ngayon. Maraming salamat. Go. Since main event yung video ni Attorney Luke. So, pero siguro yung sa akin na lang po, mangiimbita na lang din po ako. So, kaya po tayo nandito kasi nitong August 21 po, ang 40th death anniversary nga po ng lolo ko po si Senator Ninoy Aquino. Yung on the topic of main events, yung main event po natin for the commemoration, meron po tayong isang misa sa yung Santo Domingo Church na nabanggit kanina. Yun po, may misa po tayo 10 a.m. sa Santo Domingo Church. All are welcome to attend po. It's funny kasi parang to prepare for the mass, parang hawak namin yung mga RTVM videos ng panahon ng lola ko and like parang lahat ng recording ng speeches niya para sa August 21 dun po mismo sa Santo Domingo Church. So it would ayun po. Kagaya ng nabanggit ko po sa opening statement, parang yung pinakatungkulin namin ngayon bilang pamilya is ayun po, parang ipagtanggol at alagaan yung pamana ni Lolo sa amin. At yung sinasabi nga niya parate is yung parang bilang politiko, parang public service yung pinasukan niya, yung pinakamahalagang pamana niya ay yung yun, yung mabuting gawa niya bilang isang ano, bilang isang politiko. And bagamat, ayun nga, wala namang kaming balak na tumuloy sa ganyang ano, sa ganyang career, I hope na yun, parang tungkulin namin na alagaan yung pamana na yun. And siguro, alam naman natin yung kasalukuyang panahon, we'd also like to ask for your help na please help us take care of that. Na parang kami yung pinakamay tungkulin nun, kami yung kamag-anak, but hindi namin yung magagawa ng mag-isa. So, kaya maraming salamat po na nandito po kayo at maraming salamat din po sa lahat ng ginagawa niyo po para sa memory po ni Lolo. So, thank you po. Thank you. Attorney Lee, go! Yung isa lang siguro sa kailangan na emphasize siguro after this afternoon is Ninoy really is a firm believer in democracy. And that makes him also an idealist. Because ang demokrasya sa kanya, sa tingin niya, masosolve niya lahat ng problema. At ang pagkakahati-hati sa ating lipunan sa pagtindig sa demokrasya. At dyan sinasabi ko na magdedebate rin kami because for me, ang demokrasya, merong bourgeois democracy, merong proletarian democracy. But Ninoy really is an idealist. He just believes in democracy. That the democratic process will settle the class conflicts that we have in our society. It will even solve the problem of how from a society which is predatory and unjust, we could arrive at a humane society. It will, as long as naging firm tayo doon sa democratic principles na yan, naging firm tayo at naging totoo sa mga freedoms na ginagarantee ng society na yan. And of course, hindi na siya naniniwala doon sa fact na ang demokrasya ay pwedeng burgis na demokrasya, nagagamitin ng burgesya, that there will be forces that will, you know, oppose that democratic space na gusto niya ma-create. He was a firm believer in that democracy. And in a time na yung demokrasyang yan ay stinifle nga ng isang diktador, then he knows what to do.
He will give his life for that democracy. And yan yung Ninoy, whether you disagree with him, whether you march with him or agree with him, yan yung Ninoy na kailangan natin ngayon, na yung demokrasyang yan ngayon ay pinapatay, at ang puwersa ng kanan, ang puwersa ng mga magnanakaw at killer ay bumabalik sa ating lipunan. Dapat lang natin ibalik ang diwa ni Ninoy. And of course, as I promised, as proof that yung diwa ni Ninoy na yan, I really wanted to keep it alive. Yan yung video kung saan ako nag-prepare for SMNI. It's just a short video, patingin nga. Pwede ba yan? I went into the, I how I prepared for my SMNI debate. Yan ang sekreto. Ngayon, alam na ni Gadon at saka ni Harry Roque that is invoking the spirit of Ninoy to confront the evil forces in our land. And I hope the entire Philippines can invoke the spirit of Ninoy in order to confront the dark years that we will surely experience with Marcos and Duterte ruling over our land. Yan lang po. Maraming salamat. Round of applause po for our speakers, and I'll give it back to JP to close. Thank you very much, Kobe, for moderating. Diyan po nagtatapos ang ating Tapatan Isang Bayan special edition for Ninoy. Maraming salamat sa mga nag-participate ng live, sa Zoom, sa Facebook, ang mga nagtanong, at walang sawang nagsusubaybay sa ating Tapatan Isang Bayan. On behalf of Isang Bayan, ito po si Attorney JP Calleja na nagbabating isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Thank you so much.